ay isang ammonite, which is pugita na parang snail. And ito po ay napaka-rare. And also, ito yung pinakamalaki siya. Pag malaki na siya po, ayan. So, lalagay namin siya sa taas. Ayan. At ito naman ay nagpupumpukan. Ayan siya, nasa loob siya, nakapulipot sa bato. So, ibig sabihin, tunay po. Ito po ay panahon pa ng dinosaur. Pero bakit nag-exist sila hanggang ngayon? Dahil po sila ay mahiwaga. Sila po ang sinaunang mutya. Or sinasabing may agimat. Kung meron ka nito, maswerte ka po sa negosyo haba ang buhay mo. Ayan, magtatagumpay ka sa lahat ng larangan ng iyong buhay. Napakaswerte po na magkakaroon nito. Ayan, yan po ay mga rare. At ito naman ang gustong-gusto ko talaga, talagang nakip ko siya kasi buong-buo siya. And ito po, parang, ayan siya. Ayan. So, yan ay napakaganda. Ayan. So, ito, siguro ikip ko siya here kasi talagang buong-buo po siya. And, ito din, ayan, nasa loob po siya, oh. Maganda. So, papakainin natin ng tubig. Ayan. Here also. Napakaganda na klase. Diba? Kitang-kita. Yan po ay ammonite at hindi po yan suso, no? Minsan, nagkakamali yung mga vlogger dyan sa pag-imprint dyan. Yan po, maliit siya. Pero, kitang-kita po bumubuo ang mga gabay at nagtatayuan ang ating balahibo. Ayan. So, ito also is kakaiba siya brownish. Ayan. Na ba to? Pero, andyan po ang ating ammonite na napakalakas. Ayan. So, yan. Inubo po siya sa tubig. Ayan. At, andito pa yung iba. Ayan. So, yan o, napakaganda kasi buong-buo po siya. Look how beautiful it is. The fossilized ammonite. Ayan. Nasa loob po siya. O, diba? Napaka-rare. Birang-bihira ka makakatagpo ng ganyan. At ito ay ang golden ammonite na napakarami ang laman. Look. O, diba? Daming laman niya. So, kinis siya. Itong ilain niya siya. Kaya marami niya siya gold. Buta lang siya sa kilid niya doon. Anong gawas? Tapad na ng duwende. Ana. Ayo, sibog tapit sa tubig or makakuan siya tubig. Sibog dali. Ana. Oh, dito to. Sa to. Ana. Diba? So, ito ay isang rare. Ito ay, it's look like na mahal na klase po ng bato. Ayan. Ito rin siya. Here. Ayan. So, ito ay napaka-rare din na bato na klase. Merong pangalan ito, nakalimutan ko siya kasi ngayon. So, yan. Lagay mo rin dyan. Ito rin ay rare yan. Kaya sa Usul, meron tayong museum para sa kanila yung mga karaniwang mga bato. Like this one, yung ibon na naging bato, yung nest. Tapos ito, tubong siya. Yan. So, ito ay salag ng baling sa sayaw na naging bato. Ayan po siya. Oh. Doon po nakuha ito sa cave. Ayan. So, meron ding pinagbahayan ng alintap-tap for kanyang bahay na naging fossilized. Ayan po. Tapos yung, ayan, magaganda. May itlog pa na naging bato. Ayan. So, mga rare, ito rin ay mutya sa bato, sa lalim. Ito ay lagpasan na nakuha ko. Ito rin ay batong umo na napakalaki at napakakinis. Ayan. At ito ay isang mutya sa baliti. Ayan. Ito rin ay kakaiba kasi mata siya. Ayan, o mata siya. O, meron yan. Kasing mata yan. So, buwa ito naman ay isang higad na naging bato. Ayan. Ayan.
So, ito naman ay mga sapatos. So, kailangan rin natin silang patikmin ng ating tubig. Ilinya na sila doon ha. Dari dapat kaya makita siya. Sige. Nagtindog siya doon. Nagtindog. Ana. Ana. Wow. Ganda. Oh, diba? Next. Yan. Kaya nagtindog siya. Oh, bulang-bula. No, bula doon na. Yan. Ay, ana doon. Kaya nagtindog siya. Bulak po. Ayo ana, ah, kanang nagkaw sa balakaw. Nagtindog ka sa patos ba? Doon ka na, nagtindog ka sa patos. Ana, ana. Oh. Nabali mo na yung ana. Nabali na yung isa. Na, oh, ayan daw, bulang-bulak po. Kasi po. Oh, ayan. Okay na boy sila. Then next, ng gamay. Patindog ka na. Okay, very good. Ayan. 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 Next. Patindog ka, Jim. Na, oh, kumo, nagtindog yun siya. Oh, parang wala ka nag-uway. Okay, next. Nagtindog siya, dali ba, kasi para mag-balance. Ana, wow, ganda, ganda. Thank you. Ito naman ay mag-tiyas sa ipo-ipo na matagal ko nang gamit sa swerte. Ito ay isang bato na lagpasan. So, ito yung bato niya. Tumagos po dito. Yan po ay lagpasan. Ito. Ayan. Ayan. Kain po kayo dyan. Ayan. So, dapat alagaan yung mga ano nyo, pakainin once a week ng tubig. Tapos, pag medyo madumi na siya, ay kunin nyo at ipa-dry and then every Friday niya siya pakainin ng tubig. Tapos, ilabas niya siya sa tubig every siguro Monday is enough na kasi one day dapat naka 24 hours yung recharge. Ayan, para hindi kayo iwanan yung mga gabay. Thank you so much!